Hi guys, this is Ark from Archive YouTube channel. Mabilis ang content lang to, mga 13 hours. De, joke lang. Gusto ko lang ipakita yung isang video na nakuhanan ko. Actually, wala talaga siyang mga visuals kasi isa siyang call, no? Na-record ko. At ito ay tungkol sa isang fraudster. Naalala niyo yung post ni Sam Sangoyo? Si Sam Sangoyo, nag-post siya about credit card scam sa TikTok, which lumabas din naman sa ibang social media platforms. Meron siyang kanakwento doon na tumawag sa kanya, no? At kung napanood niyo na yon kanyang video, very helpful yon, no? Kasi actually, nakapag-record ako ng isang call from a fraudster na same yung nature ng pang-i-scam. So, tumawag sa amin para i-scam kami, no? Or to try to scam us. In English ko pa, yun din naman. Hindi ko alam kung bakit. I guess we owe it to Sam, no? Although medyo common naman tong anong to, nangyayari talaga. But minsan mas prominent, may mga times na mas prominent yung pang-scam, no? Mas madalas yung mga times na ganoon. Minsan laylo sila, minsan naman may iba silang mga mga modus, no? Iba-iba. Pero at the end of it all, lahat yan scammer, no? At same nature yung na-encounter namin with dun sa pinost ni Sam. Sam ba talaga pala niya? We owe it to the public na ipakita tong video na to. Kasi I think nakatulong yung yung video niya, no? Kaya namin to ni-record, no? Para sa premise lang. Kaya namin ni-record tong video na to. Kasi pagtawag sa amin, may idea na kami. Naalala namin yung post ni Sam, no? At although hindi naman din kami siguro, ha? Tingin ko lang, ayoko naman magsabi, baka mamaya madali ako next time. But hindi naman din kami madaling mauto sa ganyan. But still, malaking bagay yung yung may nagpo-post, no, may nagre-remind. At yun, naging prepared kami. Nung may tumawag, something fishy, di ba? Nakapag-prepare kami. Ito, yung pag-start ng video na mapapanood nyo, makikita ninyo, syempre, hindi agad na record ng wife ko. Kasi actually, wife ko yung tinawagan dahil ang target nung scammer or nung fraudster is yung credit card ng wife ko. Pero pinramp niya ako. So hindi lang namin talaga naumpisahan ng pinakaumpisa yung pagtawag niya. Pero sa bandang gitna, uulitin din naman ng wife ko tanungin yung yung fraudster kung ano talaga yung agenda niya, ba't siya tumatawag. So without further ado, ano ba ibig sabihin ng without further ado? Basta maganda pakinggan, no? Umpisa na natin, no? Papakita ko sa inyo at play na natin yung video. Tapos sana makatulong sa inyo tong warning na ito, kasi mag-iba-iba lang ng paraan, pero isa yung magiging objective nila, kunin yung information na kailangan para magamit yung inyong credit card. Sabi ko nga, without further ado, no? Ang dami pang tagal-tagal, eh. Yeah. Based on my system, ma'am, hindi niyo po na ma-access yung credit limit natin, ma'am, na 260, ma'am. Tama po? Hindi na maximize? Na-max out po. Mm-hmm. O hindi na uubos. Mm-hmm. Okay, bali, ma'am, good standing record po tayo, ma'am, kay BPI, ma'am. Bali, i-send ko po ng additional 50,000 yung credit limit niyo, ma'am. Okay. First of all, ayan yung number ng fraudster. Ayan yung number ni scammer, no? 0963-076-4980. Hindi ko pa siya tinatawagan ulit. Hindi ko alam kung may idea na siya after nitong conversation niya ng wife ko at mamaya yung sa akin. Na-record ko rin yun. Pero konting clip lang ipapakita ko. Kasi masyadong mahaba, eh. Yung mga importante lang na malaman nyo. But yeah, this is the number ng fraudster. But I believe na disposable yan. Tatapon lang nila yan, no? Tingin ko na paghandaan yan at hindi yan gagamit ng plan na number, no? At madali kasi silang matrace dun, eh. Second, siguro kung narinig nyo, i-playback natin kung kaya. Ang sabi niya, based on my system. No? Based on my system, ma'am. Hindi niyo po naman maksot yung... Based on my system. Usually, yung mga representative ng BPI, oriented sila na, di ba? Based on our system, di ba? Yun naman usual, eh. Bihira ako marinig yung based on my system. Di ba? Maliit na bagay yun, ha? Maliit na bagay yun. Pero mga signals yan. Okay? Mga signals na may possibilities, di ba? Although, nung time na kinakausap namin siya, hindi naman yan yung mga napapansin namin, no? Pero upon review ulit nung conversation. So, yan, nakikita namin mga signals na
Oo nga, bakit yun ang ginamit niya na words, diba? Tsaka bakit yun ang reactions niya. So, tignan natin, no? First, ino-offer niya, ang sinabi niya sa wife ko, hindi niyo naman max out yung gamit ng card, no? So, correct me if I'm wrong sa comment section, no? Pero, sa pagkakaalam ko, kapag ginagamit mo yung card mo, tas maayos ka naman magbayad. So, basta kung ginagamit mo yung card mo, at yun nga, maayos ka magbayad, inulit ko lang dalawang beses. Ano ba yan? Nawala tuloy ako. So, mangyayari dyan is magiging good standing ka kasi ginagamit mo eh, di ba? Di ba mas wala ka, magiging good standing ba kung hindi mo ginagamit? Kung hindi mo minamax out or hindi mo, ano ba, piso lang ginagamit mo? Hindi ba parang dapat mas maging good standing ka kung ginagamit mo talaga yung card mo tapos nagbabayad ka? So, yun lang ang tingin ko ha, but you can correct me if I'm wrong. Ano? So, parang iniisip ko lang yung basic principle nun. But anyway, sabi niya, i-increasean daw niya ng 50,000 yung credit limit, no? Sige, tuloy na natin muna. Credit limit niya, ma'am, lalagpas na po siya, ma'am, ng 300, ma'am, okay? Lalagpas na siya ng 300. Okay, so I don't know if that standard, no, of telling how much will be the credit limit, no? Pero lalagpas na siya ng 300 para ka nagbibigay ng estimate samantalang may record ka, di ba? Or kung kailangan mong i-verify, dapat tinanong mo sa amin yung credit limit namin kasi nagiging ano din yan eh, nagiging verification din yan eh, no? Yan. Ano naman po yung birthday namin dito, ma'am, no? So, alam niya yung birthday ng wife ko. Alam niya. No? This is kung card na ginagamit natin yung BPI. Mastercard, patobos ikaw, ma'am. Mastercard, this is gold card po. Patobos ikaw, ma'am. Tama mo, ma'am. Okay, ma'am. Yung card natin, ma'am, starting with 5455. And then last four po ng card niya, ma'am, is 6216. Patobos ikaw, ma'am. Bawa tayo magkamali ng input sa system on record and under monitoring time, ma'am. Tama yes, po? Tama. Okay, ma'am. Bali, pag-isip lang ako ng message, ma'am. Natin kalahati po tayo, ma'am. 5455 and then 1229. And then, pag-isip lang ako ng message, ma'am. Sorry? Pag-isip mo ako ng message, ma'am. 5455, 1229, and then? Sorry, bakit kailangan ko i-dictate? Kasi di ba meron naman kayong record? Yes, ma'am. Tama po yan. Meron kaming record dito, ma'am, sa system. Pero based on protocol, bawal ko po siya lahat banggitin, ma'am. Kailangan nag-dictating tayo o nagbabalitin tayo na after 9, tayo po yung card number, ma'am. Sa verification talaga, nagtatanong ng card number paminsan. Nagiging, ano yan, basis yan ng verification. As far as I know, ha. So, kung nagbago na, hindi ko alam. Pero ang alam ko talaga, nagiging basis yan ng or verification question yan, yung card number. Pero, meron tayong matututunan dyan, no? Later, sasabihin ko. Meron something about that, no? Okay. Sige. Wait lang. 0388. Okay, ma'am. Kailan po mag-expire natin, ma'am? Or validating through natin, ma'am? 0926. Binigay niya yung first four digits, tsaka yung last. Pero, hindi niya binigay yung gitna. Okay? So, hiningi niya sa wife ko yung number sa gitna. Okay? Siyempre, yung binigay ng wife ko, hindi totoong number yun. Di ba? Nag-invento ng ibang middle number, no? Middle four digit number. And also, yung expiration date, hindi rin totoo yun. Ano? 23 po? 2023? 26. 26? Bali, bago lang po. Oo. Okay, ma'am. Kailan po natin natanggap yung card natin, ma'am? Ang bago lang din po talaga, ma'am. So, natatawa siya, no? Ba't kaya siya natatawa? Duda kaya siya? Na, ganun, parang bago yung card. So, pero hindi niya rin ma-confirm. Actually, matagal pang usapan after nito. Pero yun nga, hindi ko naman papakita lahat. Pero, the fact na tinutuloy niya yung usapan with us, una sa wife ko, tinutuloy niya. So, although may duda siya na parang bakit naging parang bago yung card ninyo, no? Pero, feeling ko may idea na talaga siya na hindi ganun kabago kasi may pinagkuhanan siya nito eh. Diba? At nagagamit na namin to for a certain period of time, no? So, pero may mga possibilities kasi na magbago yung expiration date. Like, siguro, no? Siguro, baka mali ako. But, like, alimbawa, na-compromise yung card, nagpalit kami. So, posible yon, no?
or baka meron siyang maling info, pero natatawa na siya, no? So, meron siyang konting idea, pero hindi niya pa maano, ma-confirm na niloloko din namin siya. So, tuloy natin. Ha? Kailan po natin natanggap yung card natin, ma'am? Mukhang ka-receive lang po ba natin yan? Oo. Ah, okay po, ma'am. Tama naman po yung birthday ni ma'am, no? Mm-hmm. Okay, ma'am. Pag-ilang batch naman tayo, ma'am, may naprobahan, BPI, na makuha yung card natin, ma'am, within your area po. Sorry? Pag-ilang batch po tayo, ma'am, may naprobahan ni BPI, na makuha yung card natin, ma'am, within your area po. Isang beses. Okay po, ma'am. Bali, isang po ba natin kinuha yung card natin, ma'am? Hindi po napaliwanag sa atin. Deliver lang po or sa branch natin kinuha? So, tinatanong niya pang ilang batch na approve. No? Actually, hindi ito a normal question sa mga verification. Pang ilang batch ka na approve, no? Sa area mo. So napaka-specific, no? Pang ilang batch ka na approve, which is dapat hindi natin alam yun, di ba? Who cares? Who cares kung pang 13,627 na kung may credit card? Tapos, ang malupit pa doon, batch doon sa area. So, matindi. Pang lima pala ako dito sa area ko na na-approve. Paglabas ko dyan sa kalye, no? Sampalin ko yung mga nasa palengke, no? Kaya mga tropa ko dyan sa labas, no? Sa tricycle, sabihin ko na, oh, sampalin kita ng card ko na pang limang na-approve dito sa area natin eh. May ganun bang information, no? So, never ako naka-encounter nun eh, kahit saang bagay, kahit hindi credit card. Diba? Pag-ibig loan, SSS loan. Pero ba nakakaalam kung pang ilan kang na-approve? Ano to? NBA draft? Pang ilan ka na-pick? Diba parang, with the fifth approval of the 2021 credit card application, BPI selects. Ay, nako. So, unusual, no? Pero, tingnan natin where he is leading to, no? I want you to recognize para pag na-encounter nyo rin, yari na. Sorry, tungkol saan to? Paki-ulit ng purpose ng call na to? Kasi meron akong work, kaya medyo hindi ko naintindihan yung purpose. So, itong part na to, no? Nag-decide yung wife ko na itanong ulit yung reason kung ba't tumatawag si fraudster para makuha lang namin sa record, no? Kasi medyo nagkakalabitan na kami dyan eh, behind the scenes, no? So, nagbubulungan na kami ng wife ko kung ano yung mga pwedeng sabihin, ano yung tatanong, tsaka ano yung gagawin, no? At nag-decide siya na para ma-record, is tanungin niya, no? Para sabihin ni fraudster on record, syempre hindi alam ni fraudster na naka-record siya, on record, masabi ni fraudster kung ano yung pakay niya, no? Patuloy natin. Okay, ma'am. Waiver po ng annual fee and then increment of your credit limit, ma'am. And then yung sa reward points natin, gagawin natin siyang voucher para po ma-redeem nyo na po yung reward points nyo, ma'am. Wow, mayroon pang voucher na redeem points. Hindi ko alam kung nangyayari talaga yun, no? Pero, lupit mo, may ka pa pala, bukod sa annual fee waiving, no? Meron pa palang voucher na na ino-offer. Okay. Okay po. Bali ma'am, you heard na po namin ma'am yung annual opening niyo ma'am. For a lifetime, bali yearly, wala ka na pong babayaran. Kahit magpapalit-palit tayo ng card, mag-expire, babala na ng bago, mag-expire, wala po tayo ma'am babayaran. Ang pangalan na po dito ma'am sa system, yung free for life natin ma'am. Wow. Okay. Okay. Okay ma'am. Okay, tanong ko lang ma'am, saan niyo po ba ulit kinuha yung card natin ma'am? Sa branch or deliver lang sa atin? Diniliver lang. Okay, bali hindi po napaliwanag sa atin ma'am ng maayos. Kasi ma'am, kung sa branch tayo ma'am tinawa yung card, hindi na mapaliwanag sa atin yan ng mga agent or mismong taga-bangko ma'am, okay? Okay. So, nakuha niya yung gusto niya, no? Kasi tinanong niya, saan ba nakuha yung card? Diniliver ba o kinuha sa branch? Ngayon, nakuha niya yung gusto niya kasi usually naman talaga, madalas dinideliver din talaga yung credit card sa bahay. No, madalas 'yan eh. So, I'm not saying na hindi naman nakukuha sa branch, but usually talaga ang alam ko dinideliver sa bahay. So, nakuha niya yung gusto niyang sagot na dinideliver sa bahay para pagsagot ng ganun, masasabi niya na ay hindi na ipaliwanag sa inyo ng mabuti. So, gusto niya palabasin, merong hindi alam si credit card owner. I just wonder kung
Ano kaya ang sasabihin niya kung sinabi namin na sa branch nakuha? Okay, pang ilang batch tayo, ma'am, inaprubahan BPI na makuha yung card natin, ma'am, within your area po? Isa, alam ko, pagkakaalala ko, isa lang. Okay, ma'am. Yung sa likod natin, yung card natin, ma'am, yung indikit namin sa likod. So, ang sagot ng asawa ko, isa lang. Kasi, ang iniisip niya, illogical para tanungin, pang ilang batch, no? Parang illogical. So, hindi in-expect ng wife ko na yun ang talagang ano, tatanong niya. Kaya ang sagot niya is pang isang beses lang. Ibig sabihin, ilang try, parang naiisip niya, ilang try ba bago ka na-approve? So, yun yung kaya sinagot niya na isang beses lang. Kakaalala ko, isa lang. Okay, ma'am. Yung sa likod natin, yung card natin, ma'am, yung indikit namin sa likod ng card sa may signature panel, pang ilang batch kayo din, ma'am? Eto na. So, yung tinutukoy niya palang batch number, kung pang ilan ka na-approve, yung tinutukoy niya yon, no? Na batch number is yung daw number na nandun sa likod ng card. Sa likod ng card, meron daw signature panel. Ibig sabihin, dun po may pirma. Diba? Yung card holder. At nandun din daw yung batch number. No? Pero, sabihin ko na sa inyo, diba? Sa mga may credit card, alam nyo na to. At para sa mga hindi naman informed, no? Sa likod ng card at doon sa signature panel, may number nga doon. 3-digit number. Yun yung CVV. No? Or hindi ko na alam kung yun pa rin ang tawag ngayon. Pero PIN yun. PIN. Okay? Napakahalaga nung PIN na yun. Okay? Sige, tuloy muna natin. Pang ilang batch? Apa. Batch? Apa. Batch approval po, mismo. So, saan, paano makikita yon? Yung sa likod po ng card, sa may signature panel lang po, yung indicate namin na number, sa likod po mismo ng card natin. Ah, batch pala yon? Yes po. Ah, sandali lang. Parang medyo malabo kasi hindi ko maintindihan. Okay. Ano, natawa ako sa wife ko eh. Ano to, mga acting to na, syempre, ano to eh, impromptu acting to, di ba? Na... hindi naman namin alam na yan yung mga sasabihin niya. So, ang nangyari, parang, ano na lang maisip na dahilan, malabo yung mata. So, yun nga. So, tinuturo nga nung fraudster na tignan niya yung number dun sa likod ng, ano, ng signature panel, which is yun nga yung CVV number. Okay, tuloy ulit natin. Pwede pa-describe kung ano yung, parang anong kulay niya? Ano pa? Nung batch number, kung saan banda sa likod? Kasi ang daming number, hindi ko maintindihan eh. Yung sa likod lang card natin, ma'am, sa may signature panel. Galit ka na ba? Galit na ba to? At ganito ba yung agent? Ha? Diba? Pinulitin natin yung konti ah. Yung sa likod lang card natin, ma'am. Yung sa likod ng card natin, ma'am. O, diba? Hindi rin siya makatiis, no? Galingan mo dapat, di ba? Kasi, ano ka, fraudster ka. Dapat, ano ka, be the best. Hindi, mali yun, syempre. Ma'am, so may signature panel lang natin, ma'am, sa baba. Pang ilang batch kayo doon? Pang ilang batch? Paano wala pong nakasulat? Di ko maintindihan. Ano po pala yung name mo? Nakalimutan ko. My name is Eric Angeles, ma'am, one of the senior officer under ng Visa and MasterCard International po. So, kita natin na prepare din sila kung paano magpapakilala, no? Kung meron kayong nakikitang something wrong dun sa introduction niya ng sarili niya tsaka yung organization na kinabibilangan niya, please comment down below, no? Sa comment section. Otherwise, kung nasa Facebook to, sa right side, kung naka-desktop kayo. Basta! Basta sa comment section, mag-comment kayo, no? Kung may something wrong ba dun, may something fishy ba doon para tingnan natin kung may signals din ng pang-i-scam doon. Pero definitely, fake yung pangalang yun. Sorry, hindi ko masabi. Kailangan ko yata ng tulong. Okay po, ma'am. Mari, ma'am, yung pagkakaintindi lang po natin, ma'am. Nasa likod siya, tapos maraming number kasing nakalagay. Kaya hindi ko maintindihan kung saan kukunin yung number. Ah,
sa may baba lang po, ma'am. Sa may yung pinipirmahan po natin, hindi po yan maraming number, tatlong number lang po yan, ma'am, yung pinipirmahan natin. Meron pong tatlong number doon, yung in-indicate namin, ma'am, pang ilang batch kayo, ma'am, within your area po. Galit na talaga siya, no? Galit na siya. Nakalagay kasi dito, merong 1-888-89100. Yun ba? Tatlong number lang po, ma'am. Toll-free number, di ba? Toll-free number yun. Yun yung tinatawagan usually sa number sa Carne Norte. Sa mga ano sardinas yata, no? Sa mga dilata. Pero hindi ko lang alam kung meron sa credit card nun. No? Pero ayun, nag-iimbento lang syempre yung wife ko ng mga numbers doon para hindi namin yung magiging reaction ni fraudster. Tatlong number lang po, ma'am. At tatlong number. Apo, sandali, ah. Sa signature panel, yung pinipirmahan natin, ma'am. Yun nga talaga, no? 3-digit number talaga. At yun lang naman yung nag-iisang 3-digit number doon, yung CVV number. Lalong-lalo na sa signature panel. May tatlong number doon, ma'am, or nakatakip po ata yung sa inyo, paano lang po, patanggal? Hindi nyo ba ako matutulungan? Kasi, di ba sa BPI kayo, di ba meron din kayong record? Yes, ma'am, meron po kami, ma'am, pero based on photo ko nga po, bawal ko po i-dictate lahat. Kailangan nagbabaliday tayo. Nakantanayan tayo po yung cardholder, ma'am. Based on protocol, no, hindi mo hihingin yung CVV kung talagang representative ka ng BPI. No? Based on protocol. Okay? So, tandaan nyo yun, ha. The gist of this entire video, huwag nyo ibibigay yung mga PIN numbers. Diba? Huwag nyo hahayaang ma-compromise yung mga detalye. Magpapatulong na lang siguro ako. So itong part na to, nakikita nyo may daliri. Daliri ko yan, no? Tinuturo ko na sa wife ko na mag-invento na siya ng ano, CVV number. So tinuturo ko yung number sa cellphone. So ito na lang sabihin mo. So panoorin nyo. Pag ano, may dumating sa bahay, hindi ko kasi alam kung saan titingnan eh. Ito yata yung 963? 963? Oo. Ayun po yung pagkakaintindi natin, ma'am. Hold on lang, ma'am. I-check ko po yung sa system namin kung magmamatch sila. And then, kung magmamatch sila, ma'am, mag-send po ako sa inyo, ma'am, ng text confirmation. Ayun po yung katanayan na nawibat ng sa tayo na pwede pinuit. Ayun yung text name mo, huwag niyo pong bubrahin, ma'am. Okay? Oh, sige. Pwede ba alaman kung kailan mawi-wave? Ngayon po mismo. Ngayon mismo. Okay, ma'am. Mag-send, magkapadala po ako, ma'am, sa inyo, ma'am, ng text. Hindi ko rin sure kung yung mga waiving ng ano ng annual fee kasi kasi merong department talaga yan eh yung waiving ng annual fee. Usually pag ako yung nagre-request dati kasi nagkaroon na ako ng Citibank, HSBC, of course yung BPI, BDO hindi ko inactivate but my point is kadalasan diyan pag magre-request ka ng ano waiving ng annual fee no. Merong sariling department yun, tapos ako yung tumatawag. Hindi ko alam kung tumatawag talaga sila para mag-offer ng waiving. No? Hindi ako sure. So, kung hindi ako sure, dapat something fishy na sa akin yun, di ba? Pero, posible naman na may tumatawag. Hindi ko alam. So, please confirm, no? Sabi niya, huwag daw buburahin yung text message, no? Unusual yun eh. Unusual yun. Kasi para bang, meron bang laban na mangyayari na kailangan kong patunayan na na-waive yung annual fee at hindi ko dapat burahin yung text message. I don't think so. Huwag daw buburahin, no? Napaka, ano nun eh, napaka irrelevant, no, yung pagbubura para mapatunayan ko ba na na-waive yung annual fee? Para saan, di ba? Hold lang, ma'am. Ipaprocess ko lang po. Hello, ma'am. Bali, ma'am, hanggang 12 minutes lang po yung recording ng tawag natin, ma'am. On okay. Record and on the monitoring time, ma'am. Bali, yung recording natin, ma'am. I-send ko po yun sa email ninyo. At least, ma'am, may copy po tayo, ma'am. Okay? Okay. Okay, ma'am. Hold on lang, ma'am. Yung process ko lang po yung text message natin, ma'am. Bali, ma'am, may mga text na i-send ko sa inyo. Huwag niyo pong buburahin, ma'am. Kasi ayun po yung katunayan na nawibak ng isang tayo ng credit limit, ma'am. Okay? Okay. So, may mga portion akong kinakat kasi yun nga, i-verify niya. Medyo ano may ilang seconds din so hahaba lang yung video no. Ang isang point dito no. Sina-check niya na no, malamang nagta-transact na to, bine-verify niya na no kung tama ba o kung halimbawa may purchase siyang gustong gawin, susubukan na niya kung makakapag-purchase siya gamit yung CVV, yung tsaka yung buong information na binigay sa kanya sa card. So sinusubukan niya na yung time na yan. No?
Tapos may isa pang point eh, sinabi niya pala, yun, ang sabi niya, hanggang 12 minutes lang yung call. Why? Why hanggang 12 minutes lang? So something fishy, no? Bakit hanggang 12 minutes lang? Actually, naputol talaga yung call mamaya, no? Mamaya mapuputol yung call. Hindi ko alam kung mapapakita ko sa video na inedit ko. Pero naputol talaga yung call after, hindi siya exactong 12 minutes, pero nandun sa 12 minute range, no? Siguro mga a few seconds past 12 minutes, no? So, naputol, I think deliberate nilang pinuputol yun. So, baka kasi, ano, iniisip nila, baka matrace, no? Kung mahaba na yung call. Kasi sa mga movies, ganun, di ba? Pag tinitrace, sige, pabahay mo pa yung usapan, di ba? So, baka possible yun ang reason. Baka meron silang time limit, no? So, hindi ko alam bakit 12 minutes. So, siguro masasabi nyo sa comment section. Pero yun nga, pinuputol ng 12 minutes, hindi ko alam kung bakit. Baka para hindi matrace. Tuloy natin. Hello, ma'am? Hello? Hello, ma'am. Ulitin ko lang, ma'am, ha? Lahat ng details ay nangyayon sa inyo, ma'am. Card number natin, ma'am, is 5455. Mm-hmm. 1229. Mm-hmm. 0388. Mm-hmm. 6216. Mm-hmm. Okay, ma'am. Hold on lang, ma'am, ha? Mali po kasi yun nasa system namin, ma'am. 1229 po ba yun o 1228? Mali pa rin nasa system nyo, eh. Edi, ano, tama yung sa amin. Dapat sinabi mo, mali yung sa inyo, ma'am, eh. Eh? 1228 yata. Pag-double check lang. Medyo malabo kasi yung mata ko. Yung wife ko, fishy rin, eh, no? Ay, 1228 yata. Fishy rin, binago, eh. Oo nga, 1228, sorry. Pag-double check lang ako, ma'am. Pag-update lang namin po, ma'am, kailan ko yung mag-manage. Sige. 5455. Naputol nga sa 12 minutes, hindi ko na napakita. At saka, puro verification lang yung nangyari. At saka, yung mga sumunod na pangyayari doon before naputol yung call, ano yun, mga failure to, ano, ng verification niya. Kasi nga, hindi naman yun yung mga card number talaga eh. At saka, hindi yun yung expiry date, hindi rin yun yung CVV number namin talaga. So, hindi talaga mag- push through yung transaction na ginagawa niya. Nakakatawa lang itong wife ko kasi. Ay! 1228 nga. Sorry, malabo mata ko. Pero anyway, kaya ako na binabanggit yung ano numbers. No? Kasi ano na rin yan eh. Wala na. Mapapalitan na rin yung ano yung card namin. So later, didiscuss ko yun. Pero ito na nga, no, after ng 12 minutes, naputol yung call. Sabi ko sa wife ko, ako nakakausap. So, nagkaroon kami ng usapan na medyo walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta kasi parang mga pinag-uulit ko lang yung mga pinagsasabi niya tapos nag-verified lang din siya sa akin. Na-record ko yun, siguro mga 8 minutes yung usapan namin. Tapos, isang beses na putol kasi pinalabas ko na hindi ko siya marinig or hindi niya rin ako marinig. Pero actually, minute ko tapos hinihintay ko kung may sasabihin siya. Wala naman nangyari, no? So, meron lang akong papakitang part ng usapan namin. Na mahalaga, no, na information. May papakita lang ako. Okay. Ayun. Narinig nyo? Hello? Tapos binigay niya yung pangalan ng wife ko. Tapos, sabi niya, Cario. Okay? Cario. So, unang-una, sa mga nakakilala sa akin, alam niyo yung apelido ko. No? Hindi naman yun, ano eh, lingid sa kaalaman ng marami. Kulang yung letter mo sa huli. No? Sabi niya, Cario, no? Hindi yun ang apelido namin, no? Kulang yung letter mo sa huli. Meron ka nang makukuhang idea dito, eh, di ba, guys? Bakit putol yung pangalan? Kasi usually yan mga login usernames yan, eh. Di ba ganun yun, eh, sa mga online access? Minsan nagiging, ano, napuputol. Halimbawa, De La Cruz. Di ba? Halimbawa, A. De La Cruz. O kaya naman, halimbawa, ano, ang apelido mo ay, ano, Moreno. Minsan, More lang. Ganun, o kaya Moren. Napuputol yun. Depende sa number of characters na pwedeng ilagay sa username. May mga ganung login. O kaya, hindi siya talaga login detail or welcome name. Minsan, ano siya, yung parang, okay, log. Parang log. Parang name mo sa log. Halimbawa, may transaction ka, ito lalabas. No? Halimbawa, Archive. Imbis na yung, halimbawa, apelido ko yung Hive, no? Archive. So, lalabas, A, imbis na A-Hive, napuputol siya, A-Hive.
depende sa ano character na ano na allowed dun sa log, no? So log siya or username, depende. So may idea na tayo, ito ay galing sa online transactions. Okay, online transactions to, no? Isa pa, medyo isa-summarize ko na ng konti, no? Kaya nila hindi alam yung middle numbers. Kasi pag sa mga online transactions, makikita nyo, halimbawa, sa mga online shopping, makikita nyo yung number nyo, nakamask yung gitna, ibig sabihin nakatago. Halimbawa, ang number nyo is 1234, tapos yung mga next na number, before, yung ang nagsushow lang madalas ha, yung first four numbers, kasi di ba 16 numbers yung sa credit card. Yung first four numbers, tapos yung last four numbers, tapos yung gitna, naka-XXXXX na yun, naka-mask, nakatago. No? So, hindi pinapakita sa mga online transactions yung complete card details. Pero, isa nga ang possibility dito, dahil lumalabas, hindi niya alam buo yung apelido, lumalabas, ang itsura nung sa kanya, access niya, is username or log name sa isang online transaction. Ganon din, hindi niya alam yung number sa gitna. Pinagpipilitan niya na sabihin namin. Kasi marami namang ibang verification questions, pero kailangan niyang malaman yun. Kasi nga, hindi niya alam. Which means, so kung alisin, yung possibility na na-compromise yung card namin physically. So, hindi siya sa mall. No? Kasi hindi alam eh. Actually, kung sa mall yan, baka nakita na nung, halimbawa sa department store, nakita na nung, cashier, yung card number at saka yung ano, pwede niyang picturean yun, no? Saka yung 3-digit code. Pero hindi nangyari. Diba? Hindi yun yung nangyari. So, hindi nila alam yung 3-digit code. Hindi niya alam yung expiration date. Hindi niya alam yung tamang card numbers, no? Yung complete card number. At hindi niya alam yung buong apelido. So, isa yung conclusion ko dito. This is coming from an online transaction, no? So, it's either this is a sindikato, no? Syndicate, no? This is a sindikato, parang social, no? So, either sindikato to or isa tong tao na may access, no? May access sa mga transactions. Pero since hindi nila nakikita lahat, no? Nakikita niya lang yung mga details na pwede. Alam niya yung birthday. Alam niya yung cellphone number. So, di ba ito yung mga basic registration, halimbawa sa online shopping? No, hindi lang online shopping, no, wag nating ilimit sa online shopping para mag-ingat din tayo sa iba. It doesn't mean na compromise na yung card natin. It doesn't mean na compromise na agad just because alam nila yung details. Kasi meron talagang assigned dyan na tao, di ba? Merong may access dyan. Pero the fact ay meron talagang sumusubok na i-access. Meron sumusubok na gamitin, no? After nitong usapan namin, no, ang pangit pala nung pagkakahangko. Para, sige, parang na-possess, oh. Pili natin ako, hindi. Yan. Ang haba ng sinabi ko, tapos ganun pala itsura ko dun. Pero anyway, tuloy natin, no? So, itong next na kausap ko, kasi nireport na namin sa BPI. So, sa call center ng BPI, no? Itong kausap ko is representative ng BPI talaga. Kasi, number talaga ng BPI to, eh. So, may mga questions lang ako sa kanya. Ito yung mga sagot niya. I need someone from BPI to confirm. Yung CVV never dapat ibigay yan, di ba? Yes, sir. So, definitely, yung CVV, yung tanging number sa likod ng card. Wala nang ibang number na nandun, di ba? Yes, sir. Bilang representative ng BPI, you're telling me na kabawal-bawalan ibigay yon kahit kanina, di ba? Yes, sir. Kahit sa agent ng BPI, walang manghihingi nun, di ba? Exactly, sir. Wala talaga nangingi, sir. Kahit sino pong representative, we would never ask for, especially, sir, pati only people, we would never ask that. Tapos na yung, ano, yung video. Yun nga, yun yung sagot ng ano, representative ng BPI. Hindi dapat binibigay yung CVV number. So, pag may tumawag sa inyo na dun pumupunta, no? Dun papunta, alam nyo na, no? Pagpapunta dun sa pagkuha ng CVV number or yung mga details, no? Yung PIN sa likod, lalo na ng credit card. Okay? So, I also had an experience sa BDO naman. Lumalabas yung OTP sa cellphone number ko. At lalabas lang yung OTP kapag may sumusubok na i-access yung card ko, yung debit card ko, online. So, yan. So, marami talagang mga scammer
Lalo na ngayon, no? Siguro sa hirap na rin ng buhay, no? Pero hindi dahilan yun, eh. Kasi panlalamang sa kapwa yun, eh, di ba? Una, gusto ko lang sabihin, sana wala ka pang naluloko, di ba? Kasi kawawa din naman, eh. Di ba? Huwag mo sabihin mayaman yung may credit card, no? Hindi naman laging ganon. Madalas, kahit nung nandun ako sa first work ko, no? Basic, ano lang naman, minimum lang naman kami dun. O hindi, above minimum ng konti. Pero lahat kami dun, inaalok ng credit card. Kasi as long as, ano ka, di ba, employed ka, inaalok ng credit card. And, di ba, syempre, kaya ka may credit card para magamit mo for emergency purposes. Iba naman yung gumagamit ng credit card ng walang pagpipigil sa sarili, no? Na basta-basta na lang ginagamit yung credit card kung saan saang gastos. Pero yung iba namang may credit card, di ba, or marami namang may credit card na hindi naman ganun, di ba, ginagamit lang yun for emergency purposes. O kaya naman, gumagamit ako ng credit card, sinisigurado ko madalas na may pera ako. Halimbawa, bibili naman talaga ako ng ano, ng damit. O, pwede ko siyang i-card para yung cash. Babayaran ko siya agad. Pero para lang sa points, di ba? Kasi pwede kang makapagkuha ng mga points sa credit card din, eh. Tsaka maging maganda yung standing mo, eh, di ba? Basta may mga gamit din naman yung card. Pero since maraming online transactions ngayon, nagiging dangerous talaga yung mga banking accesses natin, no? Pero alam nyo, ang kagandahan dyan, yung BPI, nung kausap namin, nag-offer, kahit tinanong ko kasi, ibig sabihin, hindi naman talaga na-compromise yung buong details ng card ko. Kasi, yung mga alam nung fraudster, yun yung talaga yung usual na na-i-declare sa mga online transaction, no? Kasi ginagawa naman ng paraan yung minamask para hindi talaga ano eh expose lahat ng information. Pero kahit man ganon, parang ang sabi ni BPI, to appease us of the ano the, yung mga worries na baka na compromise yung card, pinalitan din nila. So papalitan yung card namin at libre, 'di ba? Sipin mo, hassle pa yun sa, although malaking kumpanya naman yung BPI, pero kahit na, 'di ba, ikaw fraudster ka, you owe them something kasi napagastos sila ng hindi dapat. At saka yung mga nanakawan mo pa, maawa ka naman, di ba? Ang daming naghihirap na yun. Kawawa naman, paano kung nawalan ng trabaho pala yung may credit card na yun, di ba? Hindi mo alam. At saka, dapat patas tayo, di ba? Patas lang ang buhay, tigas naman ang mukha natin, di ba? Sana magbago ka na. Palitan mo yung boses mo. Palitan mo yung boses mo kasi kung ito yung normal speaking voice mo, eh, delikado ka, in-expose ka na namin, di ba? Abang di ka pa nahuhuli, magbago ka na. Kasi sabi sa Bible, sa Ephesians 4:28, no? At Tagalog na lang sa Efeso 4:28. So lang iwanan to kasi para maging ano naman, magkaroon naman ng asin yung content ko para naman makapag-iwan ako sa inyo ng something spiritual din, hindi lang yung worries, no? Sabi dito, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal, 'di ba? Or magsipag ka. Magpagod ka, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tinan mo dito, ang admonition ng Biblia, yung magnanakaw, huwag ka na magnakaw. Magsipag ka na magtrabaho para ikaw mismo may maibigay ka. Imbis na nagnanakaw ka, ikaw pa dapat ang magbigay. Diba? Kasi, sabi ka ng mga bata, bad yan. Diba? Hindi mabuti talaga magnakaw. Umaapil ako kung ikaw ay may konsensya pa. Pero kung wala na, eh, darating ang panahon, maniwala ka. May katapusan lahat ng ano, maling ginagawa mo. Pag, kung hindi ka darating sa pagbabago, darating ka sa ano, kapahamakan. No? Either mahuli ka, makulong ka, di ba? Kamot ulo ka, sorry ka. Di ba? Ngayon, baka nag-i-enjoy ka sa pera. At saka, at the same time, kung di ka man dito, may darating na masama sa mga gumagawa ng masama, no? Darating 'yan. So sana baguhin mo na 'yung gawin mo. Sabi nga ng wife ko eh, umpisa pa lang daw parang ang arte ng salita, parang trying hard talaga mag-English. Ay, hindi naman bad 'yung English niya, 'di ba? Pero trying hard daw, hindi naman ganoon 'yung mga ano, agents ng BPI, no? Whether it's call center or direct sa BPI, hindi ganun, no?
Anyway, so yan, sabi ko nga, I owe it to the public na sabihin to kasi ako, naabisuhan kami ni, ano eh, ni Sem, eh, no? Nung pinost niya yon. Although, sabi ko nga, may idea na naman kami sa mga ganito. Pero, kahit papano, nakatulong yon kahit sa iba. So, ito rin, sana makatulong din sa inyo. Medyo mahaba lang, pero ang gist, no, ng video na ito, mag-ingat tayo kasi may mga fraudster, may mga manluloko, may mga nang fraud dyan, tsaka nang scam. And by the way, hindi sa nagyayabang naman, hindi naman sa nagyayabang, no? Pero, ikaw na fraudster, na-tsempuhan mo, ang trabaho ko, QA ako sa fraud analyst, no? QA ako ng mga fraud analyst. So, ang nature ng trabaho namin, nag-analyze ng, or nag-prevent ng mga fraud, no? Or ng mga scams. Tapos, auditor ako doon. Need I say more? So, yun lang. Not for anything else, but I'm just saying, no? Short of saying na, wag ako, iba na lang. Hindi, wag ganun. Wag na yung iba. No, wag na yung iba. Huwag na tayong manloko, di ba? Mabubuhay ka naman ng ano eh. Yaman ka naman, mayroon nga nagbebenta ng ice tubig, di ba, yumaman. Di ba, marami naman pwedeng gawin. Magtrabaho tayo. Diba? Huwag tayong tamad, di ba? Okay, so, hanggang dyan yung aking content, no? Salamat sa mga nanood. Sana nakatulong sa inyo. At siguro, sa isang banda, salamat at na-encounter namin yung fraudster na yon. At dahil dyan, may content ako today. So, hanggang dyan yung ating content. Thank you so much. Thank you.